Save early versus save later. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Alam mo ba na pagdating sa pag-iipon, hindi lang pera-pera yan. Importante rin ang oras. Kaya i-comment nyo nga dyan, oras. Kasi ang dami kong nakakausap na 50 plus na, 60 plus years old na, gusto talaga nila mag-ipon, gusto nila mag-invest. Pero ang problema nila, yung limited na lang yung oras nila. Kahit na may pera sila, nahihirapan sila magsimula kasi ayaw na nilang i-risk ito. Dahil alam naman natin na ang investment may risk din yan. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Pagdating sa pag-iipon, ang dami nating excuses kaya hindi natin 'to sinisimulan. Ano nga ba yung mga excuses natin? Una, ang dahilan natin, maliit lang ang sweldo ko. Ako nagsimula akong mag-ipon, 15,000 a month lang ang kinikita ko. Mahirap naman talagang simulan ang pag-iipon, pero wala naman talagang perfect income na pwede tayong magsimula. Kahit ano yung kinikita mo ngayon, mas maganda nga kung maliit pa ang income mo, simulan mo na mag-ipon. Kasi kapag nagawa mo yan, nadisiplina mo yung sarili mo nang habang maliit pa ang kinikita mo, kapag lumaki ang sweldo mo, magagawa mo uli yan dahil disiplinado ka na. Mahirap kasi na kung kailan malaki na sweldo mo kung wala kang disiplina, hindi mo rin magagawang mag-ipon. Marami na rin akong nakausap na cashier sa gas station, construction worker, security guard, at nakakapag-ipon sila. So, hindi dapat natin maging rason na maliit lang ang income natin. Kasi kung nagawa nila, magagawa din natin, lalo na kung ikaw ay merong trabaho. Isa pa sa mga reason natin, maraming bayarin. Tandaan mo, ang gastos natin, hindi nawawala yan. Permanente yan. Kaya kung aantayin mo na lumiit ang mga bayarin mo, hindi mangyayari yan. Actually, tumataas pa nga ang ating responsibility. Tumataas pa nga ang ating gastos. Kung dati na single ka, 10,000 a month lang ang gastos mo, ngayon na ikaw ay may asawa na at mga anak, pwedeng 20,000 pataas na ang gastos mo kada buwan. Tandaan mo, kung nahihirapan kang mag-ipon ngayon na may kinikita ka, may trabaho ka, mas mahirap mag-ipon kung ikaw ay walang trabaho. Kaya samantalahin natin na meron tayong kontrata, meron tayong magandang trabaho para tayo ay makapag-ipon. Pwedeng yung iba sa atin ang dahilan ay ako lang ang breadwinner. Ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Kaya halos wala nang natitira sa'yo. Marami kasi tayong binabayaran at marami tayong responsibilidad. Pero tandaan mo, kung ikaw ang breadwinner ngayon, mas dapat na mag-ipon ka. Dahil kapag ikaw ay nagkasakit, kapag ikaw ay nangailangan, sino kaya ang tutulong sa'yo? Sa panahon ngayon, mahirap nang umasa sa ibang tao. Dahil imbis na tulungan ka nila, ay uutangan ka pa nila. Kaya importante na kung ikaw ay breadwinner, protektahan mo rin yung sarili mo. Dapat may ipon ka. Dapat meron kang natatabi. At marami din naman ang rason. Bata pa naman ako. YOLO muna, enjoy, enjoy. Totoo naman na habang bata tayo, mag-enjoy tayo. Pero alam mo ba na dapat nakakapag-ipon din tayo, lalo na kung single tayo. Dahil ang single, yan ang best time na tayo ay mag-invest, na tayo ay mag-ipon dahil maliit pa ang mga responsibilidad natin. At mahirap magsimulang mag-ipon kung ikaw ay may asawa na dahil malaki na ang iyong gastusin at marami ka ng responsibilidad, lalo na kung may mga anak ka na. Marami talaga tayong excuses, hindi nauubos yan.
Kaya sa halip na isipin natin yung excuses natin, kasi hindi naman talaga tayo magsisimula kapag tayo ay maraming excuses, eh gawin nating reason. Ano ba yung reason? Bakit kailangan mo mag-ipon? Pwedeng ang reason mo ay gusto mo na makapag-for good sa Pilipinas. Pagod ka na ikaw ay malayo sa pamilya mo at nasa abroad ka, nagtatrabaho. Or pwedeng ang reason mo, makapag-resign ka na at makapagsimula ng negosyo. Posible yan kung ikaw ay may ipon. Kaya i-comment nyo nga dyan, stop excuses. Kung talagang problema mo ang magsimula mag-ipon dahil maliit lang ang kinikita mo at marami kang responsibilidad, o kaya naman ikaw ay may binabayaran na utang, meron pa rin solusyon dyan. Kailangan mo lang i-work out ang iyong cash flow. Ito yung kung maliit ang income mo, pataasin mo yan. Magkaroon ka ng part-time, career, or online business. Kagaya ko, nagsimula ako sa part-time business ko habang ako ay may full-time job as a manager, winork out ko yung cash flow ko para mas malaki ang naiipon ko. Kaya meron akong ginagawa after 5 p.m. hanggang 11 p.m. yung aking online business. Ngayon, pag-usapan na nga natin ang computation. Ano ba ang difference kapag ikaw ay nag-ipon na ngayon versus sa nag-delay ka? Dito sa sample natin, nagsimulang mag-save si Mr. Now at the age of 22. Nag-iipon siya ng 58,821 kada taon sa loob ng 7 taon. Kaya naman, pag edad niya ng 60, meron siyang projected fund na 6.4 million. Si Mr. Delay naman, pareho lang silang inipon ni Mr. Now, pero sa halip na magsimula siya at the age of 22, siya ay nag-delay ng 8 years. At the age of 30, saka pa lang siya nagsimula. Pareho silang inipon, 58,821 kada taon sa loob ng 7 taon lang. Pero at the age of 60, ang computation dito, ang projected fund ni Mr. Delay, nasa 3 million lang. Ang laki ng difference kapag kinumpare mo kay Mr. Now. Kasi si Mr. Now, pareho silang senior citizen, siya may 6.4 million, pero si Mr. Delay, nasa kalahati lang ang pondo niya, 3 million. Ito yung consequence kapag tayo ay nagde-delay pagdating sa pag-iipon at pag-iinvest. At ganito rin kahalaga ang oras pagdating sa pag-iipon at pag-iinvest. Alam mo ba na may mas malala pa? Si Mr. Catch Up. I-compare natin kung ano ba yung difference. Si Mr. Save Early, nagsimula siyang mag-ipon at the age of 25. Meron siyang inipon na 20,000 kada taon sa loob ng 6 na taon. And then ang pondo niya at the age of 60 naging 5.4 million. Pero si Mr. Save Later, kahit na pareho naman silang inipon na 20,000 per year for 6 years, kaya lang siya ay nag-delay ng 6 years. Kasi instead na magsimula siya ng at the age of 25, siya ay nagsimula at the age of 31. Kaya ang pondo niya ay nasa 2.7 million lang pag edad niya ng 60. Ang laki ng difference kasi si Mr. Save Early nasa 5.4 million pero si Mr. Save Later 2.7 million lang. Imagine, pareho silang inipon, pareho silang number of years kung kailan nag-invest, pero kalahati lang ang meron si Mr. Save Later. Ito yung consequence na hindi siya nagsimula ng maaga at nag-delay siya ng 6 years. Pero ano yung story ni Mr. Catch Up? Sabi ni Mr. Catch Up, hahabol siya. Kaya at the age of 31, yung 20,000 na iniipon niya kada taon, hindi niya lang ginawa ng 6 years. Ang ginawa niya, gusto niyang mapantayan at mahabol si Mr. Save Early. Kaya ang ginawa niya, for 30 years siya nag-ipon. Mula at the age of 31 hanggang age 60, siya ay nag-iipon ng 20,000 kada taon. Pero tignan natin, pag edad niya ng 60, nasa 5.3 million lang ang kanyang pondo at hindi niya nga nahabol si Mr. Save Early. Kahit na marami siyang inipon, 30 years siya nag-ipon, tandaan natin, pero si Mr. Save Early, 6 years lang nag-ipon. So ito yung, again, consequence kapag tayo ay nag-delay. Sabi nga, every year you delay your savings cost you millions over long term. Kala kasi natin, walang consequence. Pero pag nag-compute tayo, pag naintindihan natin, napaka-importante talaga na i-apply agad natin
ang ating natututunan at mag-ipon at mag-invest ng maaga. Kaya i-comment nyo nga dyan, save now! Importante talaga na i-execute agad natin ang ating mga natututunan kasi yan ang difference ng successful sa hindi successful. May application agad, may action agad. At syempre, bukod sa tayo ay matutong mag-ipon, matuto rin tayo mag-invest para mas mabilis ang growth ng ating pera. Dahil tandaan mo, pag ikaw ay nag-i-invest, mas mataas yung interest na pwedeng kitain ng pera mo. Kesa sa ikaw ay nag-iipon lang sa iyong alkansya or sa bank savings account. I-compare natin kung ano ba talaga ang advantage kapag ikaw ay natutong mag-invest kesa sa ikaw ay nag-iipon lang. How do you want to save 1 million fund in 20 years? Una, ito yung nag-iipon ka lang sa bank savings account. Ganito ako dati, before 2012, puro nasa banko lang ang pera ko. Kailangan mo mag-ipon ng 5,000 per month for 20 years para ikaw ay magkaroon ng 1.2 million after 20 years. Pero kapag ikaw ay natutong mag-invest, halimbawa sa mutual fund na kumikita ng 12% per year, ang kailangan mo lang ipunin ay 1,000 per month for 20 years para magkaroon ka ng 1 million. Kaya importante talaga ang financial education. And syempre, para shortcut, pwede ka rin magsimula sa Kaiser 3-in-1 investment kagaya ng sinimulan ko. Kasi sa Kaiser, for example, kung ikaw ay nagbabayad ng 5,882 per month sa loob lang ng 7 years, after 20 years, meron kang projected fund na 1.2 million. Ang laki ng difference kasi sa banko, 5,000 in 20 years para magkaroon ng 1.2 million. Pero sa Kaiser, 5,882 per month lang for 7 years ka naghulog. Pero after 20 years, meron kang projected fund na 1.2 million. Kaya i-comment nyo nga dyan, invest! Ano ba yung Kaiser? Tinatawag to na 3-in-1 investment kasi dito meron ka ng healthcare, meron ka ng life insurance for 20 years, at meron ka pang investment kung hindi ka naman nagkakasakit. Tumutubo lang ang iyong savings. To know more about Kaiser, pumunta ka lang sa bit.ly/Kaiser Investment Plan. At kung gusto mo makita yung benefits at para makompyutan ka based sa iyong edad at sa iyong budget, pwede ka mag-request ng proposal. Pumunta ka lang sa bit.ly/Kaiser Proposal. Kung gusto mo rin maging financial educator kagaya ko or naghahanap ka ng pwede mong gawing online business, at kung gusto mo rin mag-invest, pwede mo ko i-message sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang aking messenger link ay bit.ly/RoanFB. And then ang aking namang email, pwede mo ko i-message din sa roan.capistrano@gmail.com. At pwede mo rin akong i-text or kontakin sa 0926-800-8685. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.